isang engrandeng biyahe? Ready na ba kayo sa makapanindig balahibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihanda ninyo inyong mga sarili para sa pinakamalaking adventure na ngayong gabi. Pinoy Meets World! Tara na! Naghihintay na mundo! Matatagpuan sa probinsya ng Izmir, ang ruins ng City of Ephesus. Itinayo ito noong pang 2,000 years BC. Dahil sa malapit sa ilog, strategic ang location ng Ephesus, kaya naging sentro ito ng komersyo at kalakalan noon. Kaya naman ang Ephesus sa panahon niya ay ikalawa sa pinakamayamang syudad sa ilalim ng Roman Empire. Tingnan nyo naman, ang kalye gawa sa marmol, sosyal. Sa Ephesus din matatagpuan ang third largest library noong ancient times, ang Celsus Library. Noon nakalagak dito ang 12,000 scrolls. Oo, scrolls. Hindi pa uso libro noon. Itong Library of Celsus, ang third largest library during ancient times, 14,000 volumes ang nilalaman. At sadyang nakarap sa araw, dahil bawal pumasok na may kandila o lampara, baka masunog ang mga libro. At sa sobrang hilig ng mga tao noon sa kaalaman, pati CR, lugar din ng debatehan. Noong na panahon ng pagpunta sa palikuran ng isang social gathering kung saan pwede silang magkwentuhan tungkol sa politika at iba't ibang concerns tungkol sa syudad. Kamusta naman dyan? Tapos na siya? At kung napanood nyo na ang pelikulang gaya ng Gladiator at Troy, dito sa lugar na ito, ginanap ang mga labanan ng mga gladiator. At kung wala namang nakaschedule na match, mga theater plays at concerts ang ginaganap dito. Mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, may mga performances na nagaganap dito. Mga concert mula kay Sting, Diana Ross, Jose Feliciano at Julio Iglesias. Ito ang pinakamalaking amphitheater sa buong Turkey. Habang busy si Pao sa pagtuklas ng ancient city of Ephesus, isang kakaibang cruise naman ang aking sinubukan. Aba, dito mo lang yata sa Istanbul, Turkey, pwedeng ma-sightseeing ng sabay ang Europe at Asia. Sarap palang mag-relax sa gitna ng Europe at Asia. At sa dami ng magagandang tanawin, talaga namang mamamangha ka. Nakikita niyo yung mga bahay na yan, napakaganda, di ba? At napakaganda din ang positioning nila dahil nasa harap lang sila ng tubig. Alam niyo ba na ang presyo ng mga bahay na yan ay nag-range from 5 million to 30 million US dollars? Nakapaligid sa Bosphorus Strait ang mga malakastilyong bahay at summer palaces. Nakikita niyo yung bahay na yan, dating summer palace ng hari yan. Feeling classic Hollywood star ako sa cruise na ito. Wow! Kaway siya, si Lolo! Teka, makapili na nga ng sarili kong villa. Ganda ng bahay, oh, tingnan mo. May garden pa siya. Yan, dyan ako titira balang araw. Ay, ang sarap mag-imagine habang nagre-relax sa ginit ng Bosphorus with a view of Turkey's European side. Mabuti na lang, libre lang ang mangarap. Partner, marami sa atin yan. Try mo sa Pasig. May view ka pa ng historic ilog. Dapat sinamahan mo na lang ako dito sa Ephesus. Bagay ka dito. Dito sa templo ng isang diyosa.
Kilala rin ang Ephesus sa pagiging sentro ng pagan worship sa earth goddess na si Cybele ng Lumaon. Tinawag siyang Artemis, ang diyosa ng buwan, hayop at pangangaso. Ang dati niyang majestic na templo, ito na ang itsura ngayon. Ang Artemis Temple ay isa sa dalawang natitirang Seven Wonders of the Ancient World. Ang pangalawa ay ang Pyramids of Giza. At kung napapansin ninyo, isa na lang sa 127 columns ang natitira. Mula sa bakas ng relihiyong pagano, umusbong naman ang Kristyanismo. Sa lugar na ito, pinaniniwalaang nanirahan si Blessed Virgin Mary bago siya namatay. Ang pulang linyang ito, ang tanda ng orihinal na bahay na dating nakatayo dito. Ito ngayon ay isa na lamang reconstruction ng dating bahay. Isang German sister na nangangalang Katharina Emmerich ay nagkaroon ng mga visions o panaginip tungkol sa isang bahay sa itaas ng bundok. At dahil sa sobrang eksakto ng kanyang description, ilang grupo nagpunta dito sa Ephesus para hanapin ito. At ito ang kanilang natuklasan. Meryemana, kung tawagin ang lugar na ito sa wikang Turkish. At talaga namang dinarayo pa ito ng mga deboto na nag-aalay ng kanilang mga dasal at kahilingan sa mahal na birhen. Ayon na rin sa mga ebidensya, nagtungong Ephesus si St. John kasama si Blessed Virgin Mary matapos mamatay si Jesus. Noong 4th century AD, isang kapilya ang itinayo sa lugar kung saan pinaniniwalaang namatay si St. John. At noong sumunod na siglo, isang marangyang basilika na ang itinayo dito. Dito sinasabing nakalibing ang santo. Mapadeboto mang katoliko o simpleng turista, nakakatuwang pagmasdan na kahit sa high-tech at modernong panahon natin ngayon, may puwang pa rin ang pananampalataya. Kilalanin natin Pilipino! Kompletong experience ng pangingibang bansa, may mga bagay na dapat hindi palagpasing tuklasin at mga bagay na dapat subukin. Sabi nila, hindi kompletong iyong Turkish experience kung wala kang ubing carpet at ang pinakamagandang klase sa lahat, ang Hereke Carpets. Bisita ko ang isang workshop sa Hereke para makiusisa kung paano ginagawa ang world-famous nilang carpets. Kaya naman pala sikat ang mga customers nila dito, tulad ng dating US President Bill Clinton, nang minsang magawi dito, hindi napigilan ng sariling bumuli ng sample. At pati nga daw carpet ng White House sa Hereke din galing. So, would you mind showing me? Nagpaturo ako sa isang master weaver kung paano ang style nila sa paghahabi. Ang sikreto daw ay nasa klase ng knot na ginagamit o sa paraan ng pagbuhol ng mga sinulid ng carpet. Ito ang double knot o ang Turkish knot. This is not very successful. Nako Miriam, ingat ha. Balita ko, 2 taon nang ginagawa ni ate ang carpet na yan. 6 na buwan pa, matatapos na siya. Nakakahiya naman kung ikaw pasisira ng pinaghirapan niya. Naku, ayaw! Baka pabayarin pa sa akin ito! And how much does this carpet cost? Do you think? This carpet costs approximately about 20,000 US dollars a square meter. 20,000 US dollars? Magkano sa pera natin yun? Abay, 1,000,000 piso lang naman pala eh. Medyo may kamahalan ha. A regular carpet
contains about 6 to 9 knots per square centimeter. However, Heraclea carpus have at least 100 knots per square centimeter. That's why the labor is very much intensive on the Heraclea carpus. Kaya naman pala ganun kaganda at kamahal ang Heraclea carpet. Iniisa-isa ang pagbuhol ng mga sinulid. Natural ngang abuti ng taon bago matapos ang isang carpet. At ang resulta, carpets na pwedeng tumagal ng ilang daang taon at maituturing ng obra maestra. Habang ini-inspect ni Miriam ang mga carpets ng Heraclea, isa ring traditional na Turkish practice ang susubukan ko. Try it! Ito ang nargile o ang water pipe. Water pipe, hindi equivalent to smoking. Special kind of tobacco ang ginagamit nila. Tapos sinu-flavor nila ng iba't ibang mga prutas or gaya ng sinusubukan niya, cappuccino. Ito ang paborito nilang gawin habang nagpapalipas ng oras. Apple. Habang nagkukwentuhan, nargile ang hawak-hawak. Nakaka-relax to actually. It's a nice way to spend an afternoon here in Turkey. There's milk and Turkish coffee at the top side. Wow, that's pretty good. Isa pa rin sa mga bagay na pinupuntahan ng mga bisita at mga turista dito sa Turkey ay ang Turkish bath. At yun ang susubukan natin sa araw na ito. Magkahalong sauna, spa at massage parlor ang Turkish bath o mas kilala sa tawag na hamam. Ang mga dalaga nagpupunta umano ng hamam para i-display ang mga magarbo nilang tuwalya at tsinelas na may palamuting ivory. Habang ang mga may edad ng babae, naririto umano para mamili ng pupwedeng mapangasawa ng kanilang mga anak na binata. At ang mga kalalakihan naman, umaattend ng hamam para magchismisan tungkol sa politika o kaya'y negosyo. Ito ang perfect na gawin kung gusto mong mag-relax at mag-unwind Turkish style. At kompleto ang serbisyo dito dahil ultimo paghuhugas ng katawan at mukha ay gagawin para sa iyo. Feeling prinsesa at feeling fresh na ako ngayon. Ano ba yung experience doon sa loob? Feeling ko, it's a different kind of spa experience. Kasi ibang tao ang nagpapaligo sa'yo. Hindi nyo dapat palampasin ito pag nagpunta kayo sa Turkey. Kung sightseeing naman ang trip mo, hindi dapat kaligtaan puntahan ang Galata Tower dahil ito ang perfect na lugar kung saan makikita ang dalawang parte ng Istanbul. Ang Turkey ang naging isang bansa sa buong mundo kung saan nagtatagpo ang dalawang kontinente. At dito sa aking kinatatayuan na Galata Tower, nasa European side tayo, nabubuo na 3% lamang ng buong Turkey, the rest of the 97% across the Bosphorus, Asia. Kung night out naman ang hanap nyo, hindi na kailangan lumayo pa. Dahil tuwing gabi, dito sa Galata Tower, nagpapalabas sila ng iba't ibang traditional Turkish dances. Napakaganda ng
simula bilang pastime ng mga elite bodyguards ng mga sultan noong 14th century, ito ngayon ang national sports ng bansa. Bago magsimula ang bakbakan, may kani-kanyang seremonyang ginagawa ang mga wrestlers. Ang iba, tinatapik ang hita. May iba namang hinahalikan ng lupa. At ang iba, itinataas ang kamay bilang pagbibigay-pugay kay ala. At pagkatapos ng mga ritual na ito, binubuhusan na ang kanilang katawan ng langis. Popular sport dito sa Turkey ang Yagli Guresh or oil wrestling. Kung napapansin nyo, puno ng oil ang kanilang mga katawan. Yan ay olive oil. Okay, let's get ready to rumble! Ang objective ng wrestling na to ay kailangan mapabagsak ang kalaban. Paano malalaman yon? Kailangan dalawang balikat ng kalaban ay nasa lupa. Ano yan? Dahil sa dulas ng katawan, ang pantalon lang ng kalaban ang pwedeng kapitan. Ito daw ang pinakamabisang paraan para mapatumba ang kalaban. Karaniwang tumatagal ng mahigit kalahating oras ang isang match, pero hanggat hindi natutumba ang kalaban, tuloy ang laban. Okay, final round na. At syempre, ang master wrestler na si Osman Aynur ang isa sa maglalaban. Siya lang naman ang overall champion ng pinakamalaking oil wrestling match sa Turkey ngayong taon. Hindi biro mag-wrestling sa initan at puno ng langis ang katawan. Kaya naman, hindi maiwasang magkainitan ang ulo. Ayan po, sinugod na naman si Osman. Natumba! Pero, buhay pa! Pero sa huli, ang matibay ang natira. Aba partner, ibang klase ka talaga. Imagine ha, ibinigay sa'yo ang medal as souvenir. Ha, next naman. Muse. Ang sweet naman nung nanalo, binigay pa sa akin ang kanyang championship medal. Di bali na may uwi naman siya $5,000. Sports ang pag-uusapan. Abay, hindi pahuhuli ang Turkey. Dahil isa ang Istanbul sa pinagdarausan ng pinaka-prestigyosong karerahan ng mga mamahaling sasakyan sa mundo. lang nang sinimulan ang Formula 1 Grand Prix sa Turkey. At ayon na mismo sa mga race enthusiasts, ito ang pinakamagandang racetrack sa buong mundo. At last August nga, hinirang na 2006 F1 Turkish Grand Prix Champion si Felipe Massa. At kung gusto mo ng live na exciting F1 race, $400 per seat ang ticket. At kung gusto nyo mas social, may give $2,000 per day per person ang lounge. Akala ninyong marami ng tiangge sa Pilipinas. Wait till you see this. Sa Turkey, matatagpuan ang isang 450-year-old tiangge na may mahigit 4,000 shops. Nako,
Eh, magpapaiwan ba naman ang partner ko dyan? Pao naman, alam mo naman pagsa-shopping ang sport ko eh. Alright, nandito tayo sa isa sa mga sikat na shopping places dito sa Turkey, Istanbul, ang Grand Bazaar. 350 square meters ito ng covered markets. Skubungan na bungad pa lang, ang gaganda ng mga souvenir shops nila. Tingnan nyo, ang cute ng mga balls. What else do you have here? Evil Eye. Oh, the Evil Eye. Yes, for good luck. For good luck. Ang isang evil eye na ganito costs 1 lira, that's about 38 pesos sa pera natin. Pero teka, marami pang shops sa loob. Nasa 1 out of 4,000 plus shops pa lang ako. Bilis, partner! May 3,999 shops ka pa to go. Yun, isa nga naman sa mga sought-after items dito sa Grand Bazaar, ang mga woven products like carpets. Karaniwang handmade na mga produkto dito na madetalye ang disenyo. These are all Ottoman designs. Yes. So nice. Can I try it on? And how much is this bag? It's 25. Nako, bagay. Bagay, partner. 25. Ah, yan. Yan ang bagay. Oh, parang sinukat to. Ito ang Sandal Velisteni Old Bazaar, itong tinatawag nilang Pashmina Paradise. Maramas! Isa sa mga dinarayo talaga dito ang Istiklal Street dito sa Istanbul. Ang Center of Social and Cultural Exchange. Dito makikita ang iba't ibang mga tindahan, iba't ibang mga restaurant, iba't ibang mga embahada, at mga theaters. May mga art gallery pa. At syempre, dito din ang Gimikan. Moderno at makulay ang Istiklal Street. Nandito na lahat. Clothes shop, souvenir shop, big shops, at nagkala sa bawat sulok, mga cafe at restaurant. Syempre, pagkatapos ng napakahabang biyahe, ano pa bang dapat gawin kundi kumain at tikman ang Turkish cuisine? Right, we do that now. 1888 nang itinayo ang Hachi Abdullah Restaurant. Mga sultan ang pangunahing kumakain dito noon. At pati mga visiting foreign guests ng kaharian, dito tinitreat ng hari. Wow! Sosyal! Pangharing menu ang kinakain! Of course! O, tingnan mo ha, ganito ang Turkish style na pagkain. Sa isang malaking plato, ihahanda ang iba't ibang putahe na o-orderin mo. O, hindi ba? Tipid sa hugas ng pinggan. Oo nga. Ton balikli salata istiyoro. And then, su istiyoro. Okay. Okay. For you. This is for me. Hey, yes. Yeah, okay. Okay. At alam nyo bang dito sa Turkey nagmula ang yogurt? Would you mind if I try some? No, please. Okay. Good yogurt. Perfect. Ay, nabusog ako dun ah. Talaga namang swak sa panlasa ang pagkain dito sa Turkey. At very popular meat siya dito sa Turkey. Abangan ninyo ang aming special episode at samahan nyo kaming balikan ng ilan sa mga paborito naming destinasyon ni Paolo. Biting ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po inyong kapuso, Paolo Bediones. At ako ang inyong kapuso, Miriam Quiambao. Huwag mong papaiwan, kilalanin natin ang daigdig dito sa Pinoy Meets World!